Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga ang pagkawala nitong Layue at ito nga ni Oh My Venus sa koponan ng Blacklist International. Bakit nga ba umalis ang dalawang yan dito sa koponan ng Blacklist? Mga fans ng RRQ may request dito nga sa CEO ng RRQ na kunin na itong si Oh My Venus. Edward, posibleng sumunod na nga ba sa pagpapahinga bilang isang pro player ng Blacklist International? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong pag-alis na nga ni Oh My Venus sa koponan ng Blacklist International na kung saan tilay nakapag-decide na nga itong si Oh My Venus na lisanin na nga ang kanyang koponan dito nga sa MPL. Kahit nga itong koponan ng Blacklist International ay tilay na bigla sa desisyon na ito ni Oh My Venus dahil hindi nga nila akalain na alis na nga itong si Oh My Venus dito nga sa kanilang koponan. Na kung saan kapatid, mababasa nga natin yan sa post dito nga sa FB page ng Blacklist International. Nagulat na gulat nga ang mga ito. Pero syempre, wala namang magagawa itong Blacklist International kung ito na nga yung tinatahak na landas ni Oh My Venus. Na kung saan ayon nga sa post ni Oh My Venus kapatid, in short, parang gusto niya nga kumawala sa kanyang comfort zone at mag-try nga ng panibago na kung saan alam natin kapatid na nakakapag-settle na rin kahit papaano itong B-Wise kahit nga hindi sila pro player ng isang koponan. Kumbaga paldo-paldo na rin kasi ang kanilang kinikita. Marami na rin silang mga endorsement kapatid at bukod doon, syempre sila nga ay hawak pa rin ng isang betting app. Kaya naman sobrang labo nga ng Oh My Venus na bumalik bilang main 5 ng Blacklist International na rumor lamang noon at ngayon nagkatotoo na nga yan kapatid. Baka sa mga susunod na linggo ay tuluyan na ring iwan ni Wise ang kanyang koponan na Blacklist dahil alam naman talaga natin kapatid na ang dalawang nga yan o yung tinatawag nga nating B-Wise ay hindi mo nga mapag-iwala yan. Kumbaga kung sakaling lumipat man sila ng ibang koponan, magkasama pa rin yan. Pero sa ngayon, sobrang labo na maglaro sila sa MPL sa susunod na season. Lalo na't ang sahuran nga dito sa Pinas ay hindi nga basta ganun-ganun lamang. Pwede pa kung sa bansang Indonesia nga sila mapupunta o magkaroon man sila ng offer na sobrang laki nga para laruan nila sa mga susunod na season. Kaya naman nang dahil nga rito kapatid, ang ilang mga RRQ fans nga ay mahiling na rin dito nga sa CEO ng RRQ na kung saan ayon sa mga ito ay di umano kunin na nga nito itong B-Wise dahil syempre sa tagal-tagal na rin na panahon kapatid, hindi na nga nagkaroon ng malupet na jungler at malupet na roam nga itong koponan ng RRQ Hoshi doon nga yan sa MPL Indonesia. Siguro ang masasabi ko yung pinakamalupet na naging jungler na ng RRQ Hoshi sa nakalipas na season ay walang iba kundi eto nga si Albert at hindi na nga nasundan yon. Kahit nga itong si Irad kinuha pa ng RRQ Hoshi sa pinakamalaking halaga nga kapatid ay hindi rin nagawa ni Irad na ipagkampyon nga
ang RRQ na matagal-tagal na rin hinihiling nga ng CEO ng RRQ Hoshi, dahil syempre mapapahiya nga naman yung mga nag-i-sponsors nga sa kanila. Kumbaga, parang NXP nga ang dating ng RRQ dito nga sa MPL Indonesia, yung tipong kahit hindi nagkakampyon ay maraming ang mga sponsors, pero syempre mas marami nga ang sponsors kung makakakuha sila ng kampyonato. At knowing dito nga sa CEO ng RRQ, walang imposible dyan kapatid kung itong ang si Irad ay nakuha ng mga ito, pati nga itong si Coach Bren na kakakampyon lang dito nga sa World Tournament ng MLBB ay nakuha nga yan ng RRQ Hoshi. Kumbaga, kahit malaki ang presyo, kayang-kaya nga ng CEO ng RRQ na bilhin ang mga nagmamahalang pro player dito nga sa Pinas. Kaya sa tingin ko ay posible din naman ang bagay na yan. Pero syempre marami ang mawawala dito nga sa B-Wise kung sakaling papatos pa sila bilang isang pro player, dahil kailangan nga nila mag-focus sa kanilang pakikipag-scream, pag-iinsayo at puyat na naman ang kanilang tatanimin para nga magkampyon. Bukod doon, hindi nga kaagad makakakuha ng kampyonato ang B-Wise sa kanilang kupunan na lilipatan kung sakali kapatid na ipagpatuloy nga nila ang kanilang pagpuprosin, dahil syempre hindi ko naman minamaliit ang B-Wise, lalo na't ngayon ay matagal-tagal na rin nagpahinga ang B-Wise. At malamang sa malamang nga niyan kapatid, hindi nga kaagad makasabay ang B-Wise sa kanilang kupunan na lilipatan. Kumbaga, kinakailangan ng mga ito na magbatak pa nga ng sobra-sobra nang sa gayon ay maibalik nga nila ang kanilang momentum bilang isang pro player. Kaya sa tingin ko mahirapan at hindi rin kaagad makakapagkampyon ang B-Wise kung lilipat nga sila ng ibang kupunan. Sa tingin ko kapatid ay tuluyan na nga nilang papatusin yung mga ginagawa na nga ngayon nitong mga ibang streamer na dating streamer at malalaki nga ang kinikita sa pag-i-stream ng ML. Halos karamihan kasi ngayon kapatid ay nakikita na nga natin nag-i-stream ng mga betting apps. Kumbaga, naglalaro nga ng sugal ang karamihan sa mga ito na kagaya nga ni Boss Dogs at kahit nga itong si Chooks TV kapatid, na hindi natin akalain na mag-i-scatter na rin ay kanya na rin ginagawa yan. Sila Wrecker at ang iba pang mga sikat na streamer ay puro yan na nga ang kanilang ini-stream. Hindi ka na nga makakita ng mga ML streaming dito nga sa FB page. Kung meron man, lumipat na nga ang mga ito dito sa YouTube. Kahit nga dito sa TikTok kapatid, marami ka pa rin makikita ng mga ML streamer. Pero ang malaking kitaan kasi ngayon ay dito nga sa pag-live ng mga scatters. Kaya baka yan na nga ang itry ng VY sa mga susunod nilang yugto para nga dito sa kanilang career bilang isang pro player. Kumbaga, magpapayaman na nga ng sobra-sobra itong B-Wise kapatid. At yan rin ang ating nakikita, lalo na't nag-i-invest na nga sila ng kanilang mga bahay at nagpapagawa pa nga ng resort itong B-Wise, na kung saan hindi nga nila ma-achieve ang bagay na yan kung hindi nga sila papasok sa panibagong yugto ng kanilang buhay para mas kumita pa nga ng malaki. Kumbaga, nagiging practical lamang itong si Omay Venus kapatid. Sa ngayon, si Omay Venus pa lang ang nakikita natin na umalis nga dito sa blacklist, kasama nga nito itong si Yue, at wala pang ang announcement itong si Wise kung tuluyan ba siyang mag-i-stay sa Blacklist International. Kamakailan itong si Wise ay sumali nga sa tournament ng Wild Rift kapatid. Sinabi rin ni Boss Dog sa kanyang livestream na si Wise nga ay nasa Wild Rift na nga, dahil si Boss Dogs nga ay may kontrata na dito kay Riot Games. Kumbaga, hintayin natin yung mga final announcement nga nila patungkol nga dito kapatid. Sa ngayon, official nang umalis itong si Yue at eto nga si Omay Venus. Baka sa mga susunod
susunod na linggo nga kapatid ay atin na rin makita itong si Wise at hindi rin malabo kapatid na pati nga itong si Edward ay magpahinga sa susunod na season. Lalo na tuloy-tuloy nga ang kanyang paglalaro dito sa MPL. Lahat kasi nang nasa main 5 ng kasagsagan ng lakas nga ng Blacklist International ay nakapagpahinga na. Ang B-Wise nakapagpahinga na yan, si Oheb nakapagpahinga na rin, at pati nga itong si HGC ay nakapagpahinga na rin. Tanging itong si Edward patuloy pa rin sa kanyang pagbabatak at gusto nga niya makapagkampyon ulit dito nga sa MPL pati na rin sa mga international tournament pa ng MLPB. At yan talaga ang ating aabangan. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat